na ako nag-vlog o nag-edit ako ng videos. Until na hindi pa ako tapos. It's already 5:30 PM. Hindi na sana ako mag-vlog dahil sobrang late na yung in-edit kong vlog. Mahaba pala siya kaya naisip ko mag-vlog na lang ako ngayon tapos idudugtong ko yung kaputol kahapon. Ito yung niluto ko kahapon na paksiw. Wala tong okra kahapon dahil wala akong nabiling okra. Nakakain na din ako nito kanina pang brunch ko. Hindi ko to tatantanan pag hindi siya naubos dahil tumutuloy yung laway ko lagi. And then, kanina, lumabas si Miko, pumunta siya sa lola niya dahil meron siyang kinuha. At sumaglit siya doon sa may Asian store. Supposedly, ako yung lalabas para pupunta ang Asian store. At tinamad nga ako dahil hindi ako nakapag-edit ng vlog kagabi. So, meaning wala tayong vlog kanina na uploaded. So, kanina ako nag-edit. Until now, hindi parang ako tapos. Lagi ako nai-interrupt sa pag-edit ko dahil naglalaba din ako and then nagbi-video call sa kapatid ko. Merong nabili si Nikong okra sa Asian store. So, maghahapunan ako. Tapos na siyang kumain. At naisip ko, ilagay ko na lang siya sa aking paksiw. Sobrang sarap ng paksiw ko eh. Mabungkag na sa datong bahaw ani. Magpalabas lang ako ng kanin. Meron pa akong kanin dito. Yung isang box nito, naubos na siya kanina. Nga unta. Manihapon. Nandiyan sa likod si Nico. Nanonood siya ng kanyang video. At ako ay nanonood ng vlog ko sa Pilipinas noong 2022. Dahil sobrang namiss ko ang Pinas. Ganyan ako yung pag namiss ko siya. Papanoorin ko yung vlogs ko noong sa Pinas. Ito naman yung year 2022 to siya. Tignan niyo naman aking tripod. Oh. Scotch tape yan. Nga unta. Tumutulo yung laway ko. Sobrang sarap na aking paksiw eh, no joke. Ang init lang. Ang sarap sana magkamay. Paso yung dila ko. Ang sarap ng isda o promise. Nanuot talaga yung lasa niya. Kaya ako pag nagpapaksiw, gusto ko siya kinakain ng kinabukasan. Hindi ko siya kinakain kaagad. Kasi mas nanunuot yung lasa niya eh. Tapos tamang-tama lang yung timpla ng sabaw. Pag nagpapaksiw ako, gusto ko na maraming sabaw. Hinihigop ko kasi siya after. Nita eh. Ang talong din ang sobrang sarap. Kayo ba? Nakain ba kayo ng paksiw? Lalo na nilalagyan siya ng okra at saka talong. Sobrang sarap niya. Sakto lang din yung anghang niya. Nagtiti kami ngayon ni Nico dahil malamig, oy! Since merong nag-comment sa inyo na gagawa ako ng what's in my bag, ito yung usually dinadala ko pag nagte-trekking kami or nag-tour kung gusto kong mag-hands-free. Minsan yung malaki kong backpack pero pag mga winter or maulan, hindi ko talaga yun ginagamit. Pero nung nandun ako sa Pinas, hindi ko yan siya dinala dahil natatakot ako. Baka kasi masira ako doon. So, iniwan ko na lang siya dito. Anyway, ito yung bag na ginamit ko nung nag-Australia kami. Nag-comment si nothing-if3nh for the ghost. So, what's in my bag, ate? Thank you so much! Kasi kung walang nag-comment na go for the what's in my bag, hindi din ako mag-go what's in my bag. Hindi ko to ginalaw. Nagbabakasakali din ako na baka merong mag-oo. Fortunately, meron talaga. So, makukuha ko na yung mga laman nito at may babalik ko na to sa kanyang lagayan. Anyway, nandito pa yung mga laman. Tingnan nyo, ang dami-dami.
Tada! Sobrang gaan neto, uy. As in, sobrang gaan. Hindi ko nilalapag yung mga bag ko sa sahig ng sasakyan. Pero ito, nilalagay ko talaga ito doon. Kasi confident ako na kailangan ko lang siyang punasan pag nadumihan. As in, hassle-free tong bag na to. And then, kinuha ko yung black para bagay siya sa lahat ng outfit. Pero I'm thinking na kukunin ko yung green neto kasi paborito ko ang color na green. Pero we'll see kung itutuloy ko ba siya since hindi pa naman ako gaano sure. Feeling ko dalhin ko din to siya sa Pinas. Ito yung ibabag ko pag nauwi akong Pinas. Anyway, nagdala ako ng mga shopping bag. Dinala ko to nung saan ba kami nagpunta ni Nico. Basta nalagay ko lang to dito nung I think lumabas kami ni Nico. Hindi talaga ako nagdadala ng shopping bag pag nagvi-vacation kami kasi alam na alam ko na never kaming papasok sa mga shoppingan or sa mga shops. Meron ako dito chok-chak ba tawag dito? Ito, hair clip. Last time, dala ko din yung aking hair clip na Dahlia yung design. Dito ko din yung nilagay pero ginamit ko siya kahapon kaya wala na dito. Mag-hair clip nga ako, be. By the way, itong bag na to pala is from Longchamp? Basta, oy. French brand siya. And ito is ang aking salamin. Nawala ko yung case nito. Hindi ko na alam kung saan yung case nito. Meron kasi itong case. Binili ko to dahil sa case niya. Sabi ni Nico sa akin, ikaw talaga no, para ka talagang baliw. Bumili ka ng salamin. Etong salamin na to, binili mo for 30 euro. Nawindang siya. Nung time na kasi na nabili ko to, lagi akong nanonood ng mga What's in My Bag videos. As in, isa sa mga paborito kong panoorin sa YouTube is ang What's in My Bag. Hindi ko alam aliw na aliw ako sa video na ganyan. And then, yung bag collection or bag unboxing, mga related sa bag, lagi akong nanonood dyan. Tapos, mga SLG collections, mga ganyan. Mostly sa mga napanood kong mga What's in My Bag, ito yung salamin nila. Kaya ako, napo-order na din. Gaya-gaya man, uy. Nawala ko talaga yung case nito. Yung case lang yung habol ko, as in. Ayan, madami na siyang gas-gas. Oh. Gamit na gamit ko to. Lagi ko tong nilalagay sa mga bag ko kahit saan ako magpunta. Pero, for some reason, hindi ko to dinala nung nagpalit ako ng bag. Meron ako ditong wet wipes. Ayan. Galing pa sa Pinas. Nagdala kasi ako neto ng, I think, isang buong pack yung dinala ko neto. Kasi, bet na bet ko tong wet wipes na to. Nabili ko to sa Free Life sa Gaysano. Ang mura kasi ng mga binibenta doon. I think 99 pesos tapos meron ka ng 10 packs of this. Kung hindi ako nagkakamali ah. 99 ba yun or 199? Nakalimutan ko na. Wait lang. Ubusin ko lang to para hindi ako maabutang lumamig siya. Pag nagmamadali kasi ako, tinatamad na akong ibalik siya sa case. Ito yung pouch ng aking Balenciaga na wallet. Tapos, etong aking power bank kay Nico to, pero ako nang gumagamit. Dahil yung mga power banks ko, nandun sa Pinas, inarbor ng mga kapatid ko. Ito na lang yung aking ginamit. Maliit lang siya. Then, tinatamad akong ibalik siya dito sa pouch na to. Meron yan siyang cable. Look. Ay, yung cable pala nandito. Ay, nandito. Gamit ko. Ayan. Ito yung cable na ginagamit ko pag lumalabas or gumagamit ako ng power bank dahil hindi siya mahaba. Ito yung cable ng aking Osmo Pocket. Pero ginagamit ko siya dito sa aking hard drive disk. Ang aking mounting tripod. Ito yung maliit kong tripod. Tingnan nyo naman. Oh, diba? Ang liit lang na ito. Kaya dinadala ko siya pag nagta-travel. Hindi ako nagdadala na ng malakihan na tripod. Ito na lang yung parang bet ko. Hindi din naman ako nagta-tripod pag gumagala sa labas. As in, ginagamit ko lang to pag naupo kami or nasa mesa kami para nakatayo pa rin yung camera. Bigay to sa akin ng pumayapang lolo ni Nico. Ang salt na bigay nung nag-salt mine tour kami sa Austria. Nilalagay ko na din to siya sa bag in case lang na may aswang.
meron din akong nakitang what's in my bag na video. As in, hindi siya nawawalan ng salt sa bag niya dahil nahihiya siyang manghingi ng salt kung saan sila kumakain. Meron akong lotion na dala dito. Nakakalimutan ko minsan mag-lotion. Naglo-lotion na ako sa sasakyan. Meron akong Lucas Papaw bago to siya kasi yung isa is ubos na. Kaka-order ko lang na ito. Hand lotion or hand cream. Uy, ang dry ng aking kamay. Hindi ako nauubusan ng hand cream dito dahil lagi akong binibigyan ng hand cream ng tiyuhin ni Nico. Pag bumibili siya sa pharmacy ng mga gamot niya, meron siya laging ganito na hand lotion. Binibigay niya sa akin. Pero ang favorite ko na scent is itong olive. Ang bango neto. Pero ito yung dala ko. Calendula. Calendula or calendula? Wait lang. Masakit yung aking kamay. Loh, sobrang dry ng aking kamay do. Galing kasi ako nagugas. Alam niyo yung feeling na pag nagda-dry yung balat mo, para siyang kumikirot na nangangati. As in, yun yung feeling ko ngayon. Next naman is yung aking sunscreen. Ito siya, sunsistic or sunsistic. Yan yung dinadala ko pag nasa labas kami. Then, ito is ticket. Ah, okay. Naalala ko na kung bakit meron akong ganito dito sa bag na to. Ito pala yung ginamit ko nung nakipagkita ako sa isang subscriber. Hi, Belle and family! Ito pala yung ginamit ko dahil late na ako nung time na yun. Wala akong time magpalit ng bag kaya ito yung binitbit ko. Tapos naglagay na lang ako ng mga shopping bag dahil baka makapag-shopping din ako. Pero wala akong na-shopping. Hindi ako nag-shopping at bumili lang ako ng coffee ni Nico. Ito pa yung resibo sa coffee niya. Ang laman ng aking bag is eto, lipstick ko. Last but not the least is etong kanyang paper. Hindi ko to tinatapon. Wala kayong nakitang wallet dahil nasa ibang bag ko siya. Ginamit ko yung bag na yan nung ng grocery. So eto, mababalik ko na to sa kanyang lagayan. Wait lang. Then, eto yung ginamit ko nung ng grocery tapos nung November 2. Meron ako ditong panyo. Hindi ako pwedeng mawala ng panyo sa bag ko dahil basain yung kamay ko. Tingnan nyo, nagbabasa na naman siya. Pag nag-hand cream ako, nagbabasa siya. Pero basain talaga yung kamay ko. Pag hindi ko naman siya nilagyan ng hand cream, sa sobrang dry niya, masakit siya. Eto pala is ang aking nag-iisang MCM. Meron ako ditong wallet, pero ito yung gamit ko na wallet nung time na nag-Austria kami. Pinalitan ko lang siya nung ginamit ko to. Naisip ko kasi para magamit ko naman yung mga wallets ko, magpalit-palit din ako kung magpalit ako ng bag. Gift to ni Nico sa akin. Last December, nakipaghati ako kay Nico para sa aking Christmas gift dahil nagtatanong yan siya kung ano yung gusto ko sa Christmas or kung ano yung gusto kong regalo sa birthday, ganun siya. Ayaw niya mag-isip ng mga regalo. Which is, bet na bet ko dahil para sa akin, mas practical siya. Natanungin ako kung ano yung gusto ko. Sa aking wallet naman, wala naman tong laman. Nandito lang ang aking cash na 5 euro at saka coins. And then ang aking bank card, health insurance card, payback, yung nangungulekta ka ng points sa grocery, and then aking driver's license at saka permanent residence permit. Basa yung aking kamay. Nandito ang aking rosary at saka lucky coin. Hindi ako lumalabas ng bahay nang walang rosary. Hindi ako kampanting lumabas nang wala akong dalang rosary. Since high school ko to siya na-adapt. Ang dami ko na naman daldal. Meron kaming religion na subject sa Catholic school kasi private Catholic school yung school ko. Nung first year ko, meron kaming teacher na madre. Tapos, sinadjust niya sa aming class na mas maigi talaga na magkaroon ng rosary sa bulsa. Since sinadjust niya yon, bumili ako ng rosary tapos nilalagay ko siya lagi sa aking bulsa, sa uniform. As in, lagi ko siyang dala-dala everyday.
Tapos, pag feeling ko, nanginginig ako or parang natatakot ako, sinusukso ko yung kamay ko sa bulsa ko. Tapos, hinahawakan ko yung rosary na yun. Yung rosary na pala yun, binigay ko na sa lola ko. Hindi ko na matandaan kung sino yung nagsabi. Basta sabi nila, pag ang rosary na bigay, yun yung mas maganda na rosary. So, yung rosary ko na yun na binili ko, pinabasbasan ko din yun, binigay ko sa lola ko. Natanggap ko to nung namatay ang lola ni Nico. Ito yung rosary niya. Totoong silver. Ayan siya. Ang cute niya. Sobrang cute. Maliit lang siya. So, nilalagay ko siya sa wallet ko. And then, ito yung lucky coin. Nilalagay ko siya sa mesh pouch na to kasi wala akong ibang lagayan. Pag cash siya sa wallet ko, nilalagay ko siya sa wallet ko. Pero pag hindi naman, nilalagay ko lang siya sa aking bag. I think lagi nyo na tong nakikita pag nagwa-what's in my bag ako. Meron ako ditong picture ni Mama Mary at saka ni Papa Jesus. Meron tong mga pictures ni Nico. Kasi yung picture namin ni Nico na dala-dala ko lagi, hindi siya nakasya dito sa wallet. Pinalaminate ko yun. So, medyo matigas siya. At masisira yung wallet pag pinasok ko talaga siya. Kaya hindi ko siya dinadala. May shots, how old were you in this picture? 16. 16 pa siya neto. And then, eto is, I think, 28, 29. Na, so, alt na net. 23. Really? 23 pa siya neto. Ako naman, tingnan nyo naman. Yung kwintas ko is letter N pa. This one is 2015. 20 years old ako neto. Ito yung time na nag-process ako ng visa. Sa loob din neto, meron akong isa pang prayer booklet or anong tawag neto. Basta meron to siyang prayer dito sa likod pero German. Hindi ko to winawala itong paper na to. Dahil nandito yung mga emergency contacts. Nandito yung number ng biyanan ko, number ng biyanan kong lalaki, number ng tiyuhin ni Nico, at saka number ng lola ni Nico. Nandito din ang number ni Nico. Tapos, police, at saka emergency and fire truck number. Nilagay ko to dito kasi nung time na binangga ako, na disgrasya ako, timing na timing, low bat ako. At hindi ko na-memorize yung mga numbers nila. I think, para sa akin, para siyang call time siya na dapat magkaroon ka ng ganito. In case of emergency, like ma-low bat ka or mawala yung phone mo, meron ka pa rin contact na matatawagan, like pwede kang manghiram ng phone, tawagan mo yung asawa mo para pick upin ka or kung ano mang nangyari. Tip ko na rin sa inyo, maglagay din kayo ng mga contact numbers sa wallet nyo. Kasi we never know. Ang haba-haba na ng aking mga kwento. Yun lang naman ang laman ng aking wallet. Nabili ko to kay Love Locks Paris. And then, meron ako ditong key pouch or key clay ng Louis Vuitton. Sobrang gamit na gamit ko to sa akin. Uy. Ang story nito is, lagi tong sold out sa website ng Louis Vuitton. As in, lagi siyang sold out. And then, one time, nag-CR ako ng madaling araw. Since matagal ko na tong tinitingnan, kasi lagi siyang sold out. Nung time na yun, gusto kong tingnan yung Louis Vuitton. Hinanap ko yung key clay. Available siya. Kaya chineck out ko siya kaagad. Alam nyo ba, pagka umagahan, chineck ko siya ulit, wala na, sold out na siya. So, parang feeling ko kung para talaga sa'yo, gagawa at gagawa talaga yung panahon na magiging sa'yo siya. Hindi ko lang alam ha, pero yun yung pinaniniwalaan ko. Meron pa akong isa neto. Nabili ko siya before nag-price increase. As in, nakuha ko din siya ng madaling araw. And then, kinaumagahan, nag-price increase siya. As in, sobrang swerte ko talaga. As in, na nakuha ko siya ng same price as this one. So, ayun. Sobrang saya ko lang. Tapos, hindi ko pa siya ginagamit. Nasasayangan pa akong gamitin siya. Saka ko na yung gamitin pag sira na to. Anyway, nakaganito to siya lagi dahil sinasabit ko to siya doon sa baba. Hindi kasi kasya dito yung susi. Ayaw ko ding isabit dito yung susi ng sasakyan. Ito lang kasi yung susi ng sasakyan. De remote siya. Ito siya, pwede siyang isaksak sa sasakyan. Pwede ding hindi. As long as nasa malapit itong susi sa sasakyan, aandar yung sasakyan.
meron siyang emergency na susi. Ito yung aming house key. Ito siya, hindi to siya nakasya dito. So, hindi ko siya nilalagay. Ginaganito ko na lang siya. Minsan, pag yung rosary ko, hindi kasya sa wallet, dito ko nilalagay yun. Hindi ako dapat mawalan ng eyeglasses wipes. Last but not the least is itong bigay sa aking Swiss knife ng lolo ni Nico. Hindi ko to iniiwan sa bahay. Naiwan ko lang to nung umuwi akong Pinas dahil ayoko siyang mawala. Baka kasi mawala ko siya. Kaya minabuti ko na iwan dito. Hindi din kasi to pwede sa hand carry. At ayoko siyang ilagay sa aking check-in luggage. Ito siya, lagi to siyang dito sa loob. Since leather tong case niya, pag dito ko nilagay, nangangamoy leather siya sa loob, kaya nilabas ko na lang. Yan lang naman ang laman ng aking bag. Meron pala ako ditong resibo. Anong resibo to? Ah, okay. Noong nang grocery kami. Nga pala, noong nang grocery kami, nagtalo kami ni Uma dahil gusto ni Uma na bayaran yung pinagkukuha ko sa grocery. Gusto niya siya magbayad. Pag nanggo-grocery, laging siya nagbabayad. Since nung doon kami nakatira sa kanila, every time na nanggo-grocery, siya talaga yung nagbabayad. Nahiya akong siya magbayad dahil sobrang dami nung pinang-grocery ko. Tapos yung kanya, konti lang. As in, sobrang konti. Sabi niya sa akin, makulit daw ako. Pero I think, yung pera na ipangbabayad niya dito, binigay niya sa kanyang apo. Sure ako doon. Etong isa, hindi yan siya nagsasabi. Dahil, sinasabihan siya ng lola niya na huwag na lang maingay dahil magagalit ako. Ayaw ko kasi na lagi siyang gumagastos sa amin. Anyway, ang dami ko na namang dal-dal, uy. Ewan ko na lang. Thank you so much sa pag-comment mo, nothing, something. Anyway, nakalimutan ko din pala, ang laman ng aking backpack pag umaalis talaga kami is sandamakmak na SD card and then yung camera na yan. Daladala ko din to lagi. Pero since nandito na ako sa bahay at saka ginagamit ko siya pag nagva-vlog ako. Everyday akong nagpapalit-palit ng SD card. Pag mag-edit ako ngayon, yung SD card na yan ilalagay ko sa laptop tapos magpapalit ako dyan para magsalit-salitan din yung SD cards ko. So, yun lang naman ang laman ng aking bag. At wala naman akong gagawin. Liligpitin ko na lang to. I-end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media accounts and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Till then, cheers! Gute Nacht! Ampin!